Alam nyo ba na kung gugustuhin nyo ng authentic Chinese food dito sa Baguio City ay meron na at malapit lang dito sa Session Road. Nasa dulo ng video yung guide papunta sa ating pupuntahan. Sarees, kaya panoorin nyo po hanggang dulo. Sobrang lapit lang nito sa Session Road at nandito na nga tayo sa Lingnam Cedar Peak, Baguio City. Ngayon ko lang nalaman na meron palang Lingnam dito sa Baguio. Ang tagal-tagal ko nang gustong pumunta sa Binondo para lang makatikim ng authentic Chinese food. So ito yung view sa labas pag dun ka kumain and makikita mo talaga yung nagluluto sa loob. And ito naman yung itsura ng loob and kung sinaswerte ka nga naman ay walang gaanong tao kaya naman mas napabilis yung pagbigay ng order namin. Balita ko kasi maraming kumakain dito, kaya buti na lang, wala pa sila. So, pagkaupo mo nga dito, ay bibigyan ka nila ng tea. Hindi ako mahilig sa tea, pero eto ako ngayon, umiinom ng tea. Sarapan ako dito sa tea nila kasi hindi ganun katapang. And basta, ewan ko ba, basta nainom ko siya. So guys, eto na nga yung mga in-order namin at para akong nabigla dahil hindi ko alam na ganito pala kalalaki ang serving nila. First time ko kasi dito, sorry na. So guys, eto yung bola-bola nilang bola-bolang malaki. Ito naman yung chicken mami nila. And then ito yung beef wonton mami na sobrang lalaki ng beef kaya naman yung mata ko kumukutikutita. Ito talaga ang nambigla sa akin sa lahat, yung napakalaking siomai. So guys, lahat ng in-order namin is yung nasa best seller and ito yung menu nila. So i-post nyo na lang para makita nyo mabuti. Sobrang daming choices dito kaya naman hindi ka natitingin sa iba. Mag-focus ka na lang sa goal mo. Ito na nga guys, sisimulan natin ang bakbakan. Unahin natin itong fish congee. Wow, sosyal. Sabi ni ate, ilagay daw yung crispy eklabu sa taas. Naglagay ako ng white pepper at yung kanilang chili garlic. Crispy eklabu na yan is feeling ko yung siomai wrapper. Tapos yung fish niya is cream dory. So dapat ba putukin ko ng ganito yung itlog? Hindi ko kasi alam. Guys, itama niyo na lang ako kung mali ba yung mga pinagkagagawa ko dito. Itong fish congee nila ay sobrang laki ng serving. Sobra. Feeling ko ay pang 2 to 3 person siya. Medyo matapang siya para sa akin. Pero meron namang panimpla sa gilid kaya umokay naman yung lasa niya para sa akin. Siguro nasanay lang ako sa lugaw sa tabi-tabi, ganun. So, next naman natin ang beef wonton mami and tawang-tawa ko dyan kasi nga feeling ko sobrang dami kong nailagay kasi nga para siyang ano, aapaw na ewan, ganun. Bang ano yung biglang lumbog sa baha, ganun. Dito ko takam na takam kasi nga itsura niya pa lang ay sobrang sarap na kaya naman humigop agad ako ng sabaw. And hindi naman ako nagkamali kasi sobrang sarap niya talaga. Kasing laki niya yung bowl ng fish congee kaya ang laki talaga niya. Good for two na din to, pero kung ito lang in-order namin, kaya ko itong ubusin mag-isa. Lagay lang ako ng chili oil sa beef nila and ayan, tinikman ko na guys at hindi tayo kakain ng bubblegum for today's video. The best din dito yung kanilang noodles and syempre lalo na yung sabaw. Ito na ata yung pinakamasarap na mami na natikman ko as of the moment. Sobrang sulit dito para sa presyo niya dahil meron din siyang wonton na kasama. At yung beef, grabe, hindi siya tinipid at hindi rin tinamad dahil nga sobrang lambot niya at sobrang sarap. Guys, hindi ako ipapahiya sa inyo ni beef wonton mami. Promise. Libre bash kapag hindi masarap yung beef wonton mami nila. Charis. Pupunta na nga tayo sa exciting part dito sa napakalaki nilang pork chop. My God. So nilagyan ko siya ng chili oil. Guys, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking show. My promise. Iba yung itsura niya sa video sa personal. Talagang mapapawaw ka na lang. Kita nyo naman yung saya ko sa video, di ba? So nagtimpla lang ako dyan ng toy man si Sagetli. Tapos ang nakakatawa dito ay hindi kasha yung show my dun sa may pinakasawsawa. Kaya hindi ko mailubog mabuti. Sino namang engot ang nagsawsaw sa ilalim tas yung ibabaw yung kinagat? Kaya naman ang person ay napahigop na lang talaga ng toyo. So guys, bilangin nyo lang kung nakailang kagat ako dyan bago ko siya maubos. Partida ang lalaki pa ng kagat ko. Ang person napapangiti na nga lang dahil sa kanyang mga kinagkakakain. Ano? Guys, must try tong siomay nila. So next naman natin is yung chicken noodle sila. So mami na lang din yung itatawag ko dito kasi mukha naman din siyang mami, di ba? Masarap din yung sabaw niya and syempre noodles parehas lang naman din sa beef. And hindi nga lang ganun kadami yung sahog nila compared dun sa beef. Pero kung hindi ka kumakain ng beef at chicken lover ka, ito ang para sa sa'yo. Hanggang masasarap yung mga noodles nila dito. Pero ang pinaka the best talaga para sa akin is yung beef wonton mami. Ay, noodles pala. Parang mami naman na din, so okay lang yun. Yung mami naman talaga tawag yun. Ano ba talaga? Basta yon. Next, ay yung isa pa sa mga paborito ko, itong kanilang asado siopaw. Ito yung siopaw na hindi mo hahanapin kung nasaan ba yung laman niya. Ang lalaki ng laman niya, pero sobrang lambot at hindi mo na kailangan ng sauce para kainin to dahil sobrang lasa niya. Ito rin yung isa sa kailangan nyong maitry pag nagpunta kayo dito. Ito pa lang yung siopaw na nakain ko na pinakamalaman kasi every time na kumakain ako ng siopaw, puro sauce lang yung loob
And hinahanap ko talaga yung laman kung nasaan. Papatanong ka ng where are you, pero ito, siya na mismo ang mag-hi sa'yo. Nga pag nasasarapan ako sa pagkain ay hindi ako mapakali kung ano-ano na lang yung pinagagawa ko sa life ko. Guys, pwedeng sa akin sobrang sarap, tapos sa inyo hindi, kasi magkakaiba naman tayo ng panlasa. So huwag nyo ko ibabash. Guys, mahaba talaga yung video na to at puro lamon lang ang makikita nyo. Guys, huwag nyo tong i-skip. Pinaghirapan ko lahat tong nguyain para sa inyo. Charis. So next naman, itong bola-bola na talaga namang bola yung nasa loob. Siyempre, babalatan muna natin siya kasi ayaw nating makain yung kanyang papel. At eto nga, nabuta siya. Siguro dahil sobrang laki ng laman niya. Di na kinaya ng siopaw. At eto ko, hirap na hirap siyang biyakin dahil nga, ang laki talaga ng laman niya. Kita nyo naman. O yan, tingnan po nating mabuti ang kanyang laman. Malaki. Masarap. Malaman. Ulit-ulit. Sobrang ganda nung egg na ginamit nila dito, yung red egg nila. Sobrang sarap. And yung bola-bola, guys. Talaga namang bola. As in, malaki. And juicy siya. So, eto nga, meron palang sauce. Hindi ko alam kasi ang tingin ko sa kanya nung una, patis. So, yung una naman, yung asado, kahit hindi ko siya lagyan ng sauce, talaga namang masarap. Etong bola-bola kasi, hindi siya ganun, hindi siya saucy. Kaya kailangan mo talaga siyang lagyan ng sauce. Pero okay lang naman kung gusto mo walang sauce. So guys, meron din sila mga drinks dito and umorder kami ng almond soy milk at yung kanilang Hong Kong grass jelly. Ay 75 pesos ito each. So ano na siya, malaki na siya. Okay lang yung lasa niya para sa akin. Talagang tinikman ko lang siya. And ito namang Hong Kong grass jelly, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. Kasi nga dahil na rin siguro sa hilig ko sa gulaman. Pero ang sarap niya kasi kahit nalasa siyang gulaman. Guys, busog na ako. At syempre naman, sa tuwing pupunta ako sa isang lugar, lagi kong tinitingnan yung CR nila kung malinis ba. Tapos maybe day, syempre, alam niyo na. So guys, pag lumingalinga kayo dito sa restaurant nila, makikita nyo yung kwento ng Lingnam. Guys, sobrang tagal na pala talaga nila at yung kanilang main branch ay nasa Binondo. If gusto nyo magluto sa bahay ng noodles nila, pwede. Pwede kayong bumili dyan. So meron din silang drinks dito, ayan, sinutukoy ko kanina, eto yon. So marami kayong choices. So sinali ko na rin sa video itong nasa Gedli ko, ayan, para makita nyo yung itsura nila. So guys, dito kayo magdaan sa may katapat na kalsada ni Jollibee at McDo, and then makakita kayo ng kanto pa kanan, so dyan tayo aakyat. So ayan, lakad-lakad lang tayo dyan, ayan. Siyempre, lakad-lakad, ganyan. And guys, makikita nyo din dito si Oncolate. Kung napanood nyo yung video ko about doon, dito lang din yun located. So, magkakatabi lang sila, guys. So, eto na, papakita ko sa inyo si Oncolate. Ayan lang siya, sa kaliwa. So, ayan. Tapos, lakad lang tayo ulit. And then, malapit na tayo, guys. So, nandun lang siya sa may... ano, Save More. Ayan, katabi lang ng Save More. And, nandito din yung isa sa pinakasikat na bake shop dito sa Baguio City, ang Victoria. So, kung pupunta kayong Lingnam, pwede na rin kayong bumili ng pampasalubong nyo. So, guys, yun lang. Thank you for watching and follow for more.